Memang music is very good, but there is no substitute for the preaching of the word of God. Amen. All right, let's all stand, please. Basa po tayo ng Biblia. Hindi ko na ulit kayo pagbubuklatin ng Biblia, dahil tutuloy lang natin yung ating pagbubasa sa ating text na nandito na po sa harapan. Wag po kayong mag-alala, hindi po yan corrupted word of God, but it's engrafted. Yan po ay pure word of God. At ang sabi ni Peter, basahin natin sabay-sabay, sabi yan, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. 2 Peter chapter 3 and verse 18. No? Kaya ang ating team, makikita niyo dyan, but momentum of growth. When you say momentum, it means strength or force gained by motion. Na yung tuloy-tuloy na paggalaw, makaka-gain ka ng strength. No? So, sabi nga, Sir Michael, the church is living organism. No? Pag living organism yan, kasi buhay yan, at pag buhay, yan po ay lumalago. The church na hindi, ang church na hindi lumalago, it is a dead church. No? Kaya dapat siguraduhin natin kung saan man tayong kabilang na church, dapat yan ay buhay na church so that hindi mamamatay yung ating pananampalataya. That's why we need this momentum of growth. No? Momentum of growth means strength or force gained by motion or by series of events. Yung series of events na ginagawa natin as a church, dun po tayo nakaka-gain ng strength for our growth. Kaya nga, ang pinag-uusapan natin, momentum of growth nung nakaraang araw ay momentum of growth on soul winning. Momentum of growth on prayer. And this time, momentum of growth on giving. Nandun po yan. Kung lilingin kayo sa kanan nyo, nandun po yung ating team for the year. Be one and be the one in 2021 in strengthening my family. We need to strengthen our family first and foremost. Saan natin i-strengthen? Sa soul winning, sa prayer, and sa giving. This time, ang kag-uusapan natin is momentum of growth on giving. Pag sinabi mong momentum, sabi ko nga, sinanim mo siya sa booster or stimulant. So, yung kukuhanin natin magbo-boost, mag-i-stimulate ng ating pananampalataya para lumago tayo sa ating pagbibigay. Amen! So, tayo po'y sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Muli po ay napupuli kami at nagpapasalamat sa hapong ito or sa gabing ito na muli niyo po kaming itinipon at ngayon po'y malaya na naman po kami makapag-aaral ng iyong mga banal na salita. And I pray na patuloy mo pong palaguin yung mga salitahan yung mahahayag sa hapong ito. Hayaan yung matanim sa puso at isipan ng bawat makakapakinig at ito'y lumago pang ng Diyos sa bawat isa. Pagpalain mo po kami sa hapong ito. Pagpalain mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Panginoon Diyos, gamitin mo lamang po ang bibig ng iyong lingkod. Kayo po ang magsalita sa kalagitnaan po namin at abutin mo po ang pangangailangan ng inyong mga anak, ganun din po ng mga tao, Panginoon Diyos, na kasama po namin ngayon. O Diyos, salamat po sa bawat isa. Pagpalain mo po at gawin niyo rin po kaming daluyan ng pagpapala sa bawat isa. At salamat, ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo, at patawarin mo po kami sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, pwede na pong magsiupo. Sabi ko nga sa inyo kanina, yan ay exhortation ni Apostle Peter. Nakilala naman natin si Apostle Pedro. Hindi po siya sabongero. No? Siya po ay tinawag ng Panginoon para maging apostles. Bagamat
nung una siya ay lumaki ang ulo, pero yung siya ay nakabalik sa Panginoon, siya naman ay naging bulls sa pag-preach ng gospel ng Panginoong Hesukristo. So, mahalaga na maunawaan po natin yung ating pinag-uusapan. We need to grow as a Christian. Kailangan po natin lumago. At kinakailangan natin ng momentum sa paglago. Kinakailangan natin ng stimulant sa ating paglago, ng booster para lumakas yung ating signal. Kinakailangan ng booster. Na para maging masarap yung niluluto natin, na kinakailangan natin ng stimulant. Alam niyo ba 'yon? Minsan yung stimulant sa niluluto natin, alam mo minsan nagpapasarap diyan yung wine. No? Stimulant yung wine eh. Ha? Some kind of chemicals na nag-stimulate, kaya nga pag ang tao nakainom, iba na yan, nagiging tipsy, no? So nagiging aggressive, no? So pero wag yung alak ang maging stimulator natin, or stimulant natin, I should say, no? Ang gawin nating stimulant ay yung salita ng Diyos. O, lahat na po ng pinag-uusapan natin ay nasa sa Biblia, nasa salita ng Diyos. Sabi ko nga, we need a booster. We need a stimulant for our own growth. On, not only on giving, not only on soul winning, not only on prayer, but also on giving. And this is the most hardest doctrine na matagal matutunan ng bawat Kristiyano. Alam niyo po ba yun? Dito tayo, alam nyo kasi, ito ang mindset natin dati. Dati kasi, dati tayo na sa ating pananampalataya, sanay lang tayong magbigay ng barya. Barya-barya lang ang tingin natin sa Panginoon. Alam mo, iniisip natin, mayaman naman ang Panginoon. Maunawaan naman ako ng Panginoon. No? Hindi naman siguro kasalanan kung ito lang ang maibibigay ko sa Panginoon. Pag-aralan natin kung hindi nga ba tayo nagkakasala. Pag tayo, sa tuwing tayo, ay magbibigay sa Panginoon. No? Kung meron tayong magandang i-stimulant para tayo ay lumago sa ating pagbibigay sa Panginoon, ito po ang pag-uusapan natin sa gabing ito. Amen! Parang ayaw niyo pag ito talaga pinag-uusapan, hindi masyadong interesado yung mga Kristiyano eh. Pero makinig lamang po kayo at sigurado ko may matututunan po kayo at may pag-iisipan kayo pagdating nyo sa bahay. Of course, kahit naman pataasin ko yung kamay nyo. Kahit tanungin ko kayo ngayon, sino po bang gustong pagpalain tayo ng Panginoon? Pakitaas nga po ng kamay. Di ba? Lahat tayo. We want blessing from God. So, aralin natin, pag-aralan natin, kung paano tayo pagpapalain ng Diyos. Amen? So, kuhanin natin itong stimulant na ito, yung booster na ito, para tayo ay lumago sa ating pagbibigay sa Panginoon. Huwag tayong nagdadamot sa Panginoon. Dahil galing naman lahat sa Panginoon, ultimo mong buhay natin ay galing sa Panginoon. Kung hindi dahil sa Panginoon, wala kang buhay ngayon. Amen? So, momentum of God on giving. Number one, we need to have a mindset that giving is a command of God. Yung magbigay tayo sa Panginoon ay command ito ng Diyos. In Leviticus chapter 27, Leviticus chapter 27. Leviticus chapter 27 in verse 30. Sabi niyan,
in all the tithe of the land, whether of the seed of the land or a fruit of the tree, is the Lord's. All right? Pag sinabing tithe, when you say tithe, it is the first 10% of our income. Kung saan galing yung resources na yan, yung saan resources yan galing, ayan, yung 10% ng ating kita ay sa Panginoon. Alright? Sabi niyan, it is holy unto the Lord. Pag ibinigay mo yan, kasi yan ay banal sa paningin ng Diyos. Pag tayo ay sumunod, yung tithes na yan ay sanctified sa Panginoon. Amen. And if a man will of all redeem all to of his tithe, he shall add thereto the fifth part thereof. And concerning the tithe of the herd and of the flocks, even whatsoever passeth under the rod, the tenth shall be holy unto the Lord. It shall be holy, the 10% of any source of income. Ha? Kung saan man yan galing, yung 10% na yan ay sa Panginoon. Of course, nung araw, ang pinakakitaan lang naman, kung hindi kahayupan, I mean, yung pag-alaga ng hayop, no? Hindi yung kahayupan, pag-alaga ng hayop, ha? At pagtatanim, no? Tapos trading, no? So, nung araw pa yan. At yung sabi ng Panginoon, yung 10%, even the Levites, yung Levites na nagmi-minister sa templo ng Diyos, even yung kanilang tithes na tinatanggap mula sa Panginoon, ay kinukuhanan din nila ng tithes, kaya hindi exempted yung mga full-time staff na magbigay ng tithes. In fact, sila yung pangunahing magandang ehemplo sa pagbibigay ng tamang tithe. Huh? Mamaya, maunawaan pa natin yung patungkol sa tithing sa mga babasahin nating talata. So, ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, we need to have a mindset that tithing and offering is a command of God. No, mamaya, pakita ko sa inyo, mayroong mga philosopho na sinasabi nila. Mamaya, papaliwanag ko yung kapilosopohan. Basahin lang muna natin yung patungkol sa tithing in Deuteronomy chapter 14. Deuteronomy chapter 14. In verse 23. And thou shalt eat before the Lord thy God in the place which he shall choose to place his name, there the tithe of thy corn and thine wine and thine oil and these firstlings of thy herds and of thy flocks, and thou mayest learn to fear the Lord thy God always. It is a command. Dapat matutunan natin palagi kung paanong magbibigay ng honor, ng respect, ng reverence sa Diyos through giving back our tithes and offering. Alright? Hindi mo man naunawaan yung sinasabi ko, basta makinig ka lang and learn it from yourself, ha? Pagdating mo po sa bahay, no? Read your Bible and study your Bible. In Nehemiah chapter 10 in verse 38, balikan nyo po yan sa bahay, yung mga talata na yan. Nehemiah chapter 10 and verse 38. The Bible says, and the priest, the son of Aaron, shall be with the Levites when the Levites take tithes, and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God,
to the chambers into the treasure of house. Ito yung sinasabi ko kanina, maging yung mga Levites na nagmi-minister sa templo ng Diyos, yung kanilang tinanggap na tithes ay kukuhanan pa ulit nila ng tithes para ibalik sa storehouse, sa chambers ng templo ng Diyos. Amen. Amen. So that, kaya sabi ni Malachi, a familiar passage in the book of Malachi, chapter 3. Gusto ko pong makita ninyo yung command and yung benefits ng command ng Diyos kung susundin po natin. Sabi niya sa verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse. Yung kaninang binasa natin sa Old Testament pa, or back in Leviticus, that there may be meat in mine house. No, sabi niyan, bring ye all the tithes into the store. It is a command of God. Dalhin natin yung tithes natin sa templo ng Diyos. Sa chambers kung saan nilalagay yung tithes ng 11 tribes and even the 12 tribes kasama yung Levites. Nilalagay doon yung kanilang tithes, the 10% ng kanilang mga kita. Ha, mula sa kanilang pag-aalaga ng hayop, pag-aalaga ng mga tanim, lahat ay kinukuhanan nila ng 10% at inilalagay sa templo, sa storehouse. Ang purpose, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Subukin mo ko sa bagay na ito, sabi ng Panginoon. Pag hindi ko binuksan yung bintana ng langit at ibuhos sa yung pagpapala na walang sapat na silid na paglalagyan. Amen. Amen. Kaya kung meron man tayong stimulant booster para tayo ay lumago sa ating pagbibigay sa Panginoon, ilagay natin sa ating isipan na ito ay command ng Diyos. Eh paano yan, Pastor? Command lang naman yan sa mga Israelites. Command lang naman to sa Old Testament. Sa law, sabi nung grupo ni Eli. Kaya hindi sila na nagtatayos kati daw ito ay under the law. Law of Moses. Tama naman, itong Book of Leviticus is part of the Law of Moses. Oh, yung Book of Moses from Genesis to Deuteronomy nandiyan sa Leviticus, nandiyan yung detalyadong law, yung batas ng Diyos na ibinigay kay Moses. Pero sa Exodus pa lang, binigyan na sila ng Ten Commandments. At maraming law na binigay kay Moses, hindi lang yung 10. Napakarami. Amen? Pero sinasabi ko, mga kapatid, na ito, bagamat under the law, this is a command for the Israelites to perform it, pero gusto ko pong sabihin sa inyo na ito'y hindi lang para sa mga Israelita, kundi para sa lahat ng tao, even the Gentile people. And we came from the Gentile people. Tingnan nyo, in Matthew chapter 22, familiar passage in the book of Matthew. Matthew 22, in verse 21. Sabi yan, they say unto him, Caesar's, then saith he unto them, render therefore unto Caesar's the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. Bakit? Kasi kung babasahin mo sa una-una, yung itong tinawag niya mga hypocrites, itong mga pariseo na to, tinatry siyang itempt. Sabi niyan, but sa verse 18, but Jesus perceived that the wickedness and said,
"Why tempt ye me, ye hypocrites?" Sabi niya dun sa mga Pharisees, "Show me the tribute of money." And they brought unto him a penny. Sa patataas-taas pa, makikita natin diyan ang tanong kasi ng mga Pharisees, kailangan ba talaga kaming magbigay ng aming tax sa gobyerno? Ayan sa verse from verse 15. Basahin natin para mas maliwanag. "Then when the Pharisees and took counsel how they might entangle him in his talk," tinatry nilang ihulihin sa kanyang bibig ang Panginoong Hesukristo. "And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, 'Master, we know that thou art true and teachest the way of God in truth. Neither carest thou for any man, for thou regardest not the person of men." Hindi namimili. Alam naman nila, sinabi nila na ang Panginoong Hesukristo ay galing sa Diyos at nagtuturo ng pamamaraan ng Diyos. Ito ang tanong, "Tell us therefore, what thinkest thou? It is lawful to give tribute unto Caesar or not?" Caesar is a form of government, gobernador. Kaya ito'y dito binibigay yung tax para sa gobyerno. Marapat bang kami ay magbigay ng tax sa government? Yun ang simple niyang tanong. Kaya ang sabi sa kanya ng Panginoon, "But Jesus perceived that the wickedness and said, 'Why tempt ye me, ye hypocrites? Show me the tribute money.' And they brought unto him a penny." Pinakita nila ngayon yung pera. "And he said unto them, 'Whose is this image and the superscription?'" Sino daw yun nandun sa nakadrawing dun sa pera? "They say unto him, 'Caesar's.' Then said unto them, 'Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's.'" Palagay ko, kung ikaw ay marunong mag-isip, alam mo na yung sagot. Marapat bang magbigay sa gobyerno ng iyong ng tax? Yes, marapat. Kaya nga may automatic deduction tayo eh. Pagdating sa isang mga government employee na katulad ko dati, automatic binabawas yung aking income tax. No? Pero sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nagbibigay ng income tax mo sa gobyerno faithfully, marapat mo ring ibigay yung iyong tithe sa Panginoon. Because it is God's. "Render as to Caesar the things that are Caesar's, and God's of God's." Amen. Amen. Yung sa Diyos ay sa Diyos. And the 10% of our income is God's. Amen. Hindi pwedeng sabihin nung ating mga ibang pananampalataya, hindi na tayo required mag-tithe ngayon or mag-tithes ngayon kasi hindi na tayo under the law. Tignan mo, the second thing na kinakailangan nating iset sa mind natin para maging booster natin at lumago tayo sa ating pagbibigay. Number 2 is the patriarchal example. Yung example ng mga patriarchs, yung mga naunang tao sa atin from Adam. Naalala niyo si Abel? Let's read Genesis chapter 4. Dito sa panahon niyang ito, sa panahon na ito, wala pa po si Moses, wala pa yung law under Moses. Under the leadership of Moses, hindi pa niya natatanggap yung law mula sa Diyos. Pero itong si Abel ay nagbigay na po ng kanyang firstling. Sabi niya sa chapter 4 verse 4, "And Abel, he also brought up the firstlings." Pag sinabing firstlings, yung panganay sa kanyang mga alagang hayop, lahat ng panganay, halimbawa nanganak ang kanyang hayop, yung unang anak niya, yung panganay, ay sa Diyos. Biro mo kung gaano karami yun kung meron kang 100 cattle. Ibig sabihin, kung nanganak yung 100 cattle mo na yan, yung 100 din ang ibibigay mo sa Panginoon kasi yung first, yun yung firstlings. Yung unang panganay na anak ng ating ng kanilang mga alagang hayop nung araw. Ito yung ginawa ni Abel.
And Abel he also brought of the first thing of his flocks and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offerings. All right? Natuwa ang Diyos sa inoffer ni Abel. Kesa sa nauna nang nag-offer si Cain, pero hindi natuwa ang Panginoon sa inoffer ni Cain. Hindi ko man nakita, pero ang ina-imagine ko lang kung anong klaseng bunga ng anumang pananim ni Cain ang ibinigay niya sa Panginoon. Kasi yung kay Babel, yung unang anak. Ha? Kasi pag unang anak, pinatataba talaga nila yan. Binaalaga ang mabuti. Kasi yan ay para sa Panginoon. Hindi ko lang ma-imagine kung anong klase yung mga bunga ng pananim ni Cain ang ibinigay niya sa Panginoon at hindi natuwa ang Panginoon. Ha, minsan ganun po tayo. Pag nagbigay tayo sa Panginoon, ang tingin natin sa Panginoon ay maliit. Barya-barya lang. Hindi tayo marunong magbigay sa Panginoon. And yet, gusto nating pagpalain tayo ng Panginoon. Walang bagay sa ibabaw ng lupang ito nang hindi galing sa Diyos. Ah, sabi ko nga, even our very own life ay galing sa Diyos. At sa anumang oras ay pwedeng kuhanin niya ng Diyos, kapatid. Kaya anumang ipagtiwala sa atin ng Diyos, marapat lang na ipagtiwala, ipagtapat din natin sa Diyos. Huwag tayong magmalaki sa Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos, kapatid. Kaya kung meron man tayong kukuhaning booster para lumago ang ating pagbibigay sa Panginoon, ilagay natin unang-una sa ating isipan that this is a command of God. At pangalawa ay ito, yung mga patriarka na naunang mga tao sa atin ay nagbigay ng best example like Abel. And also Abraham. Ganon din naman si Abraham. And Hebrew in Genesis chapter 14. Tignan niyo si Abraham. Sa panahon ni Abraham, wala pa po si Moses, wala pa yung law of Moses. Pero si Abraham ay nagbibigay na ng kanyang tithe or tithes. Genesis chapter 14. In verse 20, and blessed be the Most High God, which had delivered thine enemies into thy hand, and he gave him tithes of all. Binigay niya dun sa high priest yung kanyang tithes. Si Abraham po ay mayaman na beforehand, bago pa siya tinawag ng Panginoong Hesukristo para siya ay gawing malaking bansa. Pinangakuan ng Panginoon na siya ay gagawin ng malaking, pinakamalaking bansa. Si Abraham ay meron na siyang mga tinatangkilik, meron na siyang kayamanan. Amen. At siya ay nagbibigay ng kanyang tithes. Lahat ng kinikita niya, yung 10%, ay ibinabalik niya sa Panginoon. Kaya nga pinahulubos na pinagpala si Abraham. At yung pananampalataya natin ay nakabatay sa pananampalataya ni Abraham. Amen. Tinabasahin natin in Hebrews chapter 7. Hebrews chapter 7. Starting in verse 5. Sabi diyan, and verily, they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, that is of their brethren and of that is their brethren, though they come out of the loins of Abraham. But whose descent is not counted from them, received tithes of Abraham, and blessed him that had the promises.
and without all contradiction, the less is blessed of the better. So verse 8, and hear man that thou receive tithes, but there he received them of whom it is witnessed, we witness that he liveth. And as I may so say, Levi also who received tithes, paid tithes in Abraham. So pinapakita ko lang sa inyo mga kapatid, na yung tithes or tithings is biblical. At magandang ilagay natin sa mind natin, hindi lang ito command ng Diyos, pero mismong yung mga patriarka, bago pa lang dumating yung law of Moses, sila ay nagbibigay na ng kanilang tithes. Kaya hindi pwedeng sabihin ng ibang grupo na, hindi na po pwede uso yan ngayon. Ha? Sino nagsasabi nun yung may malalaking congregation? Bakit? Kahit kasi magbigay ng piso-piso yun, yung 1,000,000 na miyembro, ay 1,000,000 pa rin yun. Pero ang tanong, saan kaya napupunta? Ha? Pero sa gawain ng Panginoon, open po ang ating libro patungkol sa finances. Kaya pagdating ng January 1, inihahayag natin yung income ng church for the whole year at yung ating expenses for the whole year. At makikita mo yung biyaya ng Diyos sa atin kung paano tayo pinagpala for the year. Amen! May problema ba ako? Wala naman. Kayo? Wala rin. Okay. So tama naman yung oras natin, di ba? Tama naman. So momentum of God on giving. Ha? Mas magandang gamitin natin, na stimulate, booster natin, iset natin sa ating mind that this is a command of God. Ito'y utos ng Diyos at pag-utos ng Diyos na wala tayong ibang dapat gawin dyan kundi sumunod. Huwag mo nang sabihin, hindi na sa atin yan. Eh, sinabi na nga ng Panginoon sa mga pariseo eh. Bigay niyo yung sa gobyerno at ibagay niyo yung para sa Panginoon. Ha? At kung magbibigay man ng ceiling ang Panginoon, hindi na yung hindi pa baba. Yung standard ng Diyos, hindi pa baba. Baka tumaas pa, mas mataas pa. Amen! So, mas maganda, mga kapatid, na ito ang maging stimulant natin. Yung mga naunang tao sa atin, yung best example nila, na sila mismo ay hindi pa man sila inuutusan ng Diyos, pero sila ay ginagawa na nila ito, piniperform na nila sa Panginoon. Amen! And the third reason na gawin nating stimulant or booster para tayo sa ating paglago, sa pagbibigay sa Panginoon, is the abundance of blessing. Think about this. Lahat, ang sabi ko nga kanina, yung source ng ating income, lahat yan ay galing sa Panginoon. Kung hindi galing to sa Panginoon, hindi yan din pwedeng manggaling sa Diablo. Kasi ang lahat ng bagay ay galing sa Panginoon. Pero merong bagay na ino-offer ang Diablo na akala lang natin minsan ay galing sa Diyos. Tulad nung pagsusugal mo. Pag nanalo ka ay blessing. Hindi po yung blessing, swerte ka lang. Yung swerte ay hindi blessing, kaya hindi tayo naniniwala sa swerte o malas. Because all things work together for good. Whether it be bad, but whether it be evil, yan ay blessing sa mga Kristiyano. Kaya yung naniniwala sa swerte, yung nagsusugal, sila ay minamalas. Ako po'y dating sugarol din. Sugarol din ako nung araw. Ang uso pa yung pusoy dos noon o yung tong eats. Nagmamagdamag ako dyan, pero naisipin ko, nagpuyat, ilang araw akong puyat, nang hina na yung aking katawan sa kapupuyat, pero talo pa rin. Itsura mo, anong itsura ng mga sugarol pag natatalo? Di ba bagsak yung mukha? Kaya minsan lang yan maging masaya.
pag nanalo, isang linggong talo, isang araw na panalo, hindi niya napapansin yun. Basta masaya siya pag nananalo, yes. Pag nanalo pa yan, grabing pa, balato, balato, balato. Oo, swerte ako ngayon, balato. Painom ka naman dyan. Ganun din, naubos din. So wala. Bakit? Easy money. Kaya hindi tayo naniniwala sa swerte. Pag ikaw naniniwala sa swerte, mamalasin ka, kapatid. Tayo ay naniniwala lamang sa blessing. Whether it be good or whether it be bad, it is a blessing from God. Amen. Tingnan niyo mabuti. Balikan natin yung Malakay. Malakay. Chapter 3. Gusto ko lang balikan at unawain po nating mabuti yung pangako ng Diyos kung tayo'y magiging tapat sa pagbibigay natin ng ating tithes and offering. Sabi niya sa verse 8, basahin ko para mas maliwanag dun sa mga hindi pa gaanong familiar sa passage na ito. Will a man rob God? Ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Yet ye have robbed me, saith the Lord of hosts. Sabi ng Panginoon, ninanakawan mo ko, but ye say, wherein we have robbed thee? Saan ka namin ninanakawan? In tithes and offering. Sabi ng Panginoon, ye are cursed with a curse, kayo ay minamalas, for ye robbed me. Dahil ninanakawan nyo ko, even this whole nation. Kaya ang command is, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Amen. And then sabi niya sa verse 11, and I will rebuke the devourer for your sakes. Sasawayin ng Diyos yung manglalapa, sasawayin niya yung pandemic para ikaw ay patuloy na makapagtrabaho at para ikaw ay patuloy na kumita. And he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruits before the time in the field, saith the Lord of hosts. Sasawayin ng Diyos yung pwedeng magpahinto sa'yo sa paghahanap buhay mo. Di ba mas magandang malakas tayo na nakapagtatrabaho at kumikita? Tapos binibigay natin yung para sa Panginoon, the 10% of our income. Kesa naman hindi tayo nagbigay, pero maya-maya may sakit tayo, hindi tayo makapagtrabaho. Kundi wala rin tayong kita. Amen! Amen! Let's sing about the abundant blessing. May pangako sa atin ng Diyos. Alam nyo, itong kagandahan sa Kristiyano, kahit hindi tayo faithful na nagbibigay ng ating finances sa Panginoon, ng ating tithes sa Panginoon, pero tayo ay tumatanggap pa rin ng financial blessing, spiritual blessing, physical blessing, and even emotional blessing. Ay yung magkaroon ka lang ng kapayapaan in the midst of this pandemic, ay blessing na natin yan galing sa Panginoon. It is our faith versus fear. Hindi tayo natatakot sa pandemic. Why? Eh kung mamatay man tayo, sigurado tayo sa langit pupunta eh. Pero the good thing is, kung magtatapat lang tayo sa Panginoon, iingatan tayo ng Panginoon. Amen. Why don't you think about Jesus? Our spiritual blessing. Tayo pong lahat ay makasalanan, sabi ng Biblia. For all have sinned and come short of the glory of God. Hindi po tayo yung good works natin, bagamat tayo mabuting tao, yung good works natin hindi nakaabot sa standard ng Diyos. Kaya nga ang Panginoong Hesukristo mismo ay iniwanan niya yung kanyang trono sa langit, nagkatawang tao siya, nagsakripisyo siya, nagpakasakit siya, at siya ay pinarusahan, pinalo, silipa, sinuntok, dinuraan. Bakit? Dahil sa ating kasalanan.
It is a blessing for us. Yun yung bunga ng panalangin ng Panginoon. Yung sinabi ko kanina, Father, forgive them for they know not what they do. Maraming taong mga ignorante, hindi nila nakikilala ang Panginoon personally. And yet, sila'y nagmamayabang. Kapatid, pag hindi mo tiyak ngayon na ikaw ay pupunta sa langit pag ikaw ay namatay, ang ibig sabihin nun, ikaw ay tiyak na pupunta sa impyerno. Ang marapat mong tanggapin ngayon ay spiritual blessing, yung matiyak mo na ikaw ay pupunta sa langit anytime na dumating sa iyo ang kamatayan. Siguraduhin mo ngayong gabi yung salvation, because salvation is free. Here's the gospel. When you say gospel, it is the good news. What is the good news? Merong Diyos na nagkatawan tao para bayaran yung kasalanan mo at kasalanan ko. We are all sinners. Kahit kami man po, laging may hawak ng Biblia, kami pa rin po ay makasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. But we are all got saved. This is just a blessing, a grace from God. We're sinners saved by grace. Amen. Kaya nga kung naibigay ng Diyos ang buhay niya, bakit hindi natin maibalik yung hinihingi lang sa atin ng Panginoon, yung nire-require sa atin na 10% of our income? Alam mo ang naisip natin? Pinapayaman nyo lang yung pastor nyo dyan. No sir, no ma'am. Kahit yung pastor mismo, kahit ako mismo, mas malaki po yung binibigay ko kaysa sa ibinibigay nyo. Honestly. Kasi inuna ko lang ibigay yung buhay ko sa Panginoon. Paano pa kayang yung pera ko pa kaya na hindi ko pwedeng ibigay sa Panginoon kung yung buhay ko nga isinuko ko ng buo sa Panginoon? Pera pa kaya? At karamihan yan lang ang iniingatan natin sa ating buhay. Gusto natin pag may pera tayo, hanggat maaari isubi, itabi, itago, iniipon natin para tayo ipanggastos in the future. Sinong iniipunan mo yung panggastos mo sa ospital? Ha? Di ba rin ang walang face savings? Huwag lang ma-hospital. Amen. Amen. Kapatid, napakahalaga na maunawaan natin that the abundant blessing depends on abundant giving. Minsan gusto lang natin tumanggap ng tumanggap. Yan tayo eh. Gusto lang natin tumanggap ng tumanggap pero ayaw nating magbigay. Anong sabi ni doon ni Paul? Stinginess. In 2 Corinthians chapter 9, in verse 6. 2 Corinthians chapter 9, in verse 6. The Bible says, therefore, as she abound in everything, in faith and utterance and knowledge and in all diligence and in all your love, us see that ye abound in this grace also. You speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet he, for your sake, he became poor, that ye through his poverty might reach. And herein I give my advice, for this this is expedient for you who have begun before, not only to do, but also to be forward a year ago. Now therefore perform then the doing of it, and as there was readiness to will, so there may be performance also out of that which ye have. For if there first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not.
Sabi niya sa verse 6, chapter 9. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Abundant of blessings depends on abundant of giving. Sinasabi ni Paul, yung nagtatanim ng masagana sparingly, yung nagtatanim ng konti sparingly, ibig sabihin ng sparingly is stingily, yung kuripot magtanim ay aani shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully, yung nagtatanim ng masagana ay shall reap also bountifully. So, abundant blessing depends on abundant giving. Amen. And besides, sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, diba sabi niya sa chapter 20 ng verse 35 ng Acts, it is more blessed to give than to receive. Mas magandang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Kaya matuto tayong magbigay sa Panginoon. And besides, galing naman lahat sa Panginoon yan. Trabaho natin sa Panginoon, galing yan. Finances natin, anumang kinikita natin, anumang sinusuot natin, kung meron man tayong sasakyan, kung meron man tayong bahay, kung meron man tayong pamilya natin mismo galing sa Diyos. Marapat lang na ibalik natin yung para sa Diyos. Amen. Momentum of growth on giving. We need to learn how to give right. Marunong naman tayong magbigay lahat, yes. Pero hindi tama. Kaya hindi tayo pinagpapala ng Diyos. But if you want to be blessed by God, let's give bountifully. Let's give right to God. Amen. Gusto natin pagpalain tayo, magbigay tayo ng tapat sa Panginoon. Amen! I hope, Jumong, the message is clear. Diba? Yan na po yung keyword natin pagtapos na, Jumong na lang. Because the message is clear. I hope the message is clear. Momentum of growth. Ano yung una? Soul winning. Momentum of growth on prayer. And momentum of growth on giving. At magandang gawin nating stimulant, booster ng ating paglago sa ating pagbibigay. I-set natin sa ating mind na ito'y utos ng Diyos. At tignan natin yung mga example ng mga patriarka, mga kauna-unang tao sa atin. At tignan natin kung paano tayo pinagpapala ng Diyos sa kabila ng tayo ay hindi tapat na nagpapala sa Panginoon, na nagtatapat sa Panginoon. Kung ikaw man ay buo ngayon, ha? Meron kang paningin, meron kang panlasa, at hindi nawawala yung panglasa mo, ibig sabihin, wala ka pang COVID, biyaya ng Panginoon sa iyan. Ha? Kung ngayon, nakakapakinig ka, malakas ang pangdinig mo, ay biyaya ng Panginoon sa iyan. Nakakapagsalita ka, nakakapaglakad ka, ay maraming ngayon nasa ospital, hindi na makabangon. Yung iba hindi na nakauwi sa bahay. Yung iba sinunog na lang, at aas na lang yung nakarating sa tahanan nila. Pero ikaw na naririto pa, meron pa tayong pagkakataon para maging tapat, magtapat sa Panginoon, magbigay sa Panginoon, at pagpalain ng Panginoon. If you want to be blessed, let's be faithful to God in terms of giving. At ang alam niyo, pinakamagandang ibigay natin sa Panginoon, the best na pwede natin ibigay sa Panginoon, hindi pera, but your time. Because time is gold. Pero time nga lang, nahihirapan tayo magbigay. Time sa pananalangin, nahihirapan tayo.
Ha, marami tayong time sa pakikipagchismisan, marami tayong time sa paglalaro ng ML, sa pagti-TikTok na yan, marami tayong time sa pagiinom, marami tayong time sa pagsusugal, marami tayong panahon sa sanglibutan, pero sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia, sa pagpunta sa church, wala tayong time, kapatid. Yeah, the best time na pwede nating maibigay, the best thing na pwede nating ibigay sa Panginoon ay yung panahon natin sa panahon natin mismo. Bigyan natin ng tamang panahon ang Diyos. Kung hindi mo man naunawaan yung pagbibigay ng pera, hayaan mo na yung pera. Ha, wag kang magbigay kung hindi mo naunawaan yung pagbibigay. Ang gusto lang mangyari sa inyo ng Diyos ngayon, maunawaan mo na kinakailangan mong magbigay ng panahon sa Panginoon. Yung Sunday ay para sa Panginoon. Hindi para kung kanino. Ginawa yung Sunday para sa Panginoon. Pero minsan ginagamit natin sa pangsarili natin. Minsan nandun tayo sa sabungan. Minsan nandun tayo sa sugalan. Minsan nandun tayo sa inuman. Nag-uubos ta ang mga anak natin. Nag-uubos ng oras sa kanilang ML. Hindi natin mahabuhap sa bahay, hindi natin mapakinabangan sa bahay, nandun sa kalaan. Lumaki na lang tamad at suwail. Kapatid, baka hindi mo napapalo, paluin mo. If you love your children, paluin mo sa puwet, huwag sa ulo. Sabi ng Biblia, the rod of correction, para sa puwet. Ha? Disiplinahin natin yung ating mga anak. Ha, turuan natin sila. Pero kapatid, wala tayong ituturo sa ating mga anak, magulang. Makinig kayo. Wala tayong ituturo sa kanila kung tayo mismo magulang. Wala tayong alam sa Biblia. We need to learn from the Word of God. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Muli po ay nagpupuri kami at nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. And I pray na patuloy po itong palaguin sa puso sa isipan ng bawat nakapakinig. Salamat po. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen. At kung sa bahagi man tayo ginausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi tayo lumapit sa altar at makipag-usap tayo sa Panginoon? Why don't you give a little bit time to God? A little bit time to pray. Why don't you pray and ask God? Panginoon, sabihin sa akin kung anong kalooban mo. At susundin ko. Let's talk to God. Tayo po'y makipag-usap sa Panginoon.
po, idakilang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Muli po, nagpupuri kami, nagpapasalamat. At tapos po namin pag-aaral ng iyong mga sarili. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. Sana po yung napatuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. O God, salamat po sa kabutihan at katapatan mo po sa amin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong presensya. Alam mo po ang desire ng bawat isa sa amin. Kung anak mong lumapit, Panginoon Diyos, tiklop tuhod at nakikiusap po sa inyo. O God, tugunin mo po ang panalangin ng iyong mga anak. Ikaw naman po nangako, Panginoon Diyos, bago pa lang kami tumawag, bago pa lang namin ibukay ang aming bibig, Panginoon Diyos, alam mo na po ang aming kailangan at bago pa lang namin ito sabihin ay pinagkakaloob mo na po sa amin. Panginoon, salamat po sa iyong mga pangako at iyon po'y pinangakawakan po namin. Salamat, Panginoon Diyos, ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo. At kung may nakikita mo po kayong bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan, ay patawarin mo po kami. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope meron po tayong natutunan sa hapong ito. Amen? Amen? Alright, masaya pa po ba tayo? Parang kumanti na sila. Masaya pa po ba tayo? Alright, kung masaya pa tayo, ushers, lapit na po kayo habang masaya pa sila. Sa aming mga bisita, tuwing meron kaming gawain, may tinatawag po kaming na offering, no? Pero wag po kayong magalala. Kung wala kayong ilalagay sa offering envelope, hindi po kayo mapapahiya. Dahil naunawaan po namin, hindi po kayo handa sa bagay na yan. Opo. Pero kami po, kayong mga miyembro, we have our commitment. Let's give our commitment. Let's give our tithes and offerings and our sacrificial offering. Now, at kung naunawaan mo naman ang pagbibigay, why don't you give and rest assured yung anumang amount ang ilalagay niya sa offering envelope ay ginagamit sa Panginoon at pasasalamatan po namin sa inyo. Pray tayo po yung manalangin. Takilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kami po yung nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa hapon na aming pananambahan. Salamat din po, Panginoon, sa aming pastor na iyong parating nagamit. O God, pray mo siya pagpalain, paglubok po ng wisdom po, Panginoon, ingatong po kanyang kalusugan, O God. At kami po bawat kapatiran, alam ko, Panginoon, na bless po, Panginoon, kung paano kung magbigay po kami ng tithes na para po. At kami po yung pagpapalain, Panginoon. Panginoon, kami po mga yung dadako sa pagbibigay po. At kami po yung Panginoon yung mga pagbibigay, O God. Tuloy mo rin po sila pagkalabog, maging blessing pa po, Panginoon, at gamitin sa iyong gawain, O God. Kami po yung mga wala po pong kakayanan, Panginoon, ng makapagbigay. Kayo po magbigay po sa kanila ng pagkakitaan upang sa ganun sila po ay makabahagi po, Panginoon. At ganun po yung kalapi aming maliliko mo, God, na ito po yung magamit po namin sa mga isambahan upang sa ganun ito po yung magamit po namin ng mga church worker po, Panginoon. Panginoon, kung ano po na itong krumihan sa aming puso at isipang patawad po, ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. I hope masaya pa rin tayo. Amen. Oh, before the closing prayer, let's sing this song, Count Your Blessing. Let's sing first, second, and the last stanza. When upon life's billows, what is sing? When upon life's billows, we are tempest tossed. When you are discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Number two. Are you ever burdened with a load of care? That's the cross, a call to bear. Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Last, so amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angel will help them, helping God will give to you the journey end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Amen. Para po sa closing prayer, tawagin po natin si Brother Brother Arnold's sa para sa closing prayer. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat Panginoon. Sa natapos po naming pananambahan, O God, salamat Panginoon sa aming mahal na pastor po uli, Panginoon, sa prating ginagamit, O God. Tuloy mo siyang pagkaroon po ng wisdom, Panginoon, at tuloy po kanyang kalakasan, Panginoon. Tuloy po kanilang pangangailangan po nila sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, alam po na yung best po kami, Panginoon, sa araw pong ito, Lord, ang aming mga narinig at aming mga nahayag po dito sa pulpito po ito, Panginoon, na may maisa po buhay po namin ito bilang isang Kristiyano po, Panginoon. Panginoon, at kung maging blessed din po sa amin po ito, Panginoon, at magamit po namin ito, Panginoon, sa aming pangaraw-araw, Panginoon. Panginoon, ganun po sa pansamantala po namin pag-iwalay, huwag ingatan mo rin po kami na makarating po kami na maayos sa aming mga tahanan, O God, at ganun po yung mga sakyan namin gagamitin, Panginoon, mga driver, gabayan mo rin po sila at bigyan mo rin po sila ng knowledge, Panginoon, at makarating din po sila ng maayos, safety and sounds, Panginoon. Panginoon, kung ako nangyari kong magkarumihan sa aming puso at isipan, patawad po, ito pong aming samot dalangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. And good night. Pagkatapos po na.